Hi guys, welcome to my channel. It's me, Donay Buen. For today's video guys is manonood ako ng video na may kaugnayan sa vlog ni Donita Knows na friend ni Tekla. Kung natatandaan nyo guys, viral ngayon yung mga video na about kay Tekla at kay Michelle. So, mag-video tayo ng reaction video about sa vlog na pagbisita ni Donita Knows sa bahay ni Tekla sa condo. Na guys, na titingnan natin kung ano yung maaabutan ni Donita Knows sa bahay ni Tekla, sa condo ni Tekla na iniwanan ni na Michelle at ng pamilya niya. So, ito guys yung cellphone na panonoodin ko. So, titingnan natin na. Ito. So guys, dito pa lang sa umpisang video na to na pagbisita niya kay Tekla, eh hindi pala alam ni Tekla na bibisita si Donita Knows. So, isa-surprise niya si Tekla. So ngayon, ang nakikita ko kay Donita Knows is napaka-bait na kaibigan ni Donita Knows. Kasi isipin mo na lang, yung kaibigan niya is trending ngayon sa YouTube, sa Facebook, halos lahat ng news feed. Si Tekla ang laman at ang kanyang kinakasama na si Michelle. Dahil nga pinatulfo ni Michelle si Tekla. So ngayon, itong nakikita ko dito kay Donita Knows is napakabait na kaibigan. Kasi napaka-supportive na kaibigan na kahit na anong nangyaring iskandalo sa kanyang kaibigan is hindi niya iniwan sa ere. So ito guys, papanoorin natin yung kwento, yung vlog niya. Ito na guys. Ito na yun. Kakatok na siya. Ba, Happy New Year, Merry Christmas, Happy New Year na sa kanila. Oh. Gulat na gulat si Tekla guys. So, sa pangungumusta ni Donita Knows kay Tekla, mukhang pinipilit lang niyang ngumiti sa harap ng kaibigan niya kahit na kitang-kita naman sa itsura niya na super stress pa rin siya. Sana niya. So, ito pa guys. Totoo, life must go. Oh my gosh. Guys, kita niyo yan? Slow mo.
ang daming basura. Sa trash can pa lang punong-puno na. Ako. Mukhang masipag tong si Michelle, ha? At yung pamilya niya, ha? Mukhang masipag. Yan. Lababo, napakadumi. Oh my God. Ayan, pagkain, panis na pagkain na sa mangkok. Ang lababo, ang dumi, guys. Parang hindi mga babae ang nakatira sa laula. Ayan. Alam mo guys, dito pa lang sa video na to, naaawa ako kay Tekla. Kasi, biruin mo ha. Ang dami niyang pinapakain sa bahay, tapos niwala ni isa man lang makaisip na maglinis. Kahit ako siguro na nakikisunong, pinapakain ako ng isang tao, mahihiya siguro akong hindi maglinis, no? Diba? Pinapatawa niya si Ana Tekla. Yak! Nakita nyo guys, yung kutsara, tinidor at saka yung ano, yung knife, ang dumi sa isang lalagyan na may parang may mga dumi na may lamok pa yata kasi may tubig na na-stack. Oh my God. Fully furnished nung nilipatan. Ngayon, puro panis. Ayan, yung kaldero, guys, oh. Oh my God. Nakikita nyo naman, guys, di ba? Yung slow mo. Kadiri. Oh my God, panis na kanin. Di ba? Tapos siya nang ginugutom. Sinasayang nila yung pagkain. Talaga nga naman gugutumin sila kung ganyan nakikita ni Tekla. Ikaw ba naman na nagtatrabaho ka? Tapos yung binibili mo ng pagkain nila, isinasayang lang nila, di ba? Sino mangungunswelo naman na bibili nun? Kung kahit na ako, nagpapakahirap ako magtrabaho, tapos sasayangin lang nila yung pagkain, naku, hindi ko na pakakainin, di ba? Ayan oh, may tira pang saging. Oh, may chicken wings pa. Oh my God, pati yung electric kalan, nakakabinet kasi madumi. Oh, pati yung grocery, ng drawer ng grocery. May ipis pa. Ay. Kadugyot. Oh, may laman daw yon, pero pinagkukuha nila yung mga dilata. Iniwan nila yung mga ano. Diba? Oh. Yan ang ginugutom. Mukha nag-celebrate pa sila guys. Oh, slow mo. Tingnan mo. Oh, diba? Tama yung sinabi ko sa sinabi ni ano din ni Tanos. Kahit sino naman na nakikisunong ka lang, pinapakain ka lang, eh, ang manaman lang ang maging silbi mo is maglinis ng bahay. Diba? Oh, bigyan mo ng konsuelo yung nagtatrabaho para sa inyo. Diba? Yung nagpapakain sa'yo. Mahiya ka naman, day. Oh my God! Marumi at malinis, nagsama. Sorted. Malinis madumi, assorted nga. Oh my God! Guys, sa likod ng TV, maraming napkin. Yak! Yak kaday.
Di ka na nahiya. Oh my gosh. Napkin. Ayak. Dami ipis. Kadiri talaga. Ayun pa. Yung TV. Pinatungan ng napkin. Ay, naku, kadiri. Sa laulang babae. Yak. Biruin mo, nakikitira ka sa isang bahay. Hindi ka marunong maglinis. May anak ka pa man din. Tapos sabihin mo, mahal mo yung anak mo. Paano mo mahal yung anak mo kung yung bahay mo ang dumi? Hindi mo alam yung peligrong makukuha ng anak mo sa dumi? Isip-isip, girl. Yeah. Pati sa CR hindi kayo marunong maglinis. Oh my god, may ano pa? May ebak pa ang inidoro, iniwan niyo. At si Donita, Donita Nuspa ang nag nagbuhos ng dumi na nasa inidoro. God. Tama. May Consuelo. May Consuelo, yung may-ari ng bahay. Grabe guys, ang daming dumi. Pati kwarto nila oh. Yee, dami ipis. Mga damit ni Tekla ata ito oh. Magkakasama ng basura at damit. Ay, ipis ang dami. Palibutan sila ng basura guys. Kahit yata pulubi, hindi natitira dyan sa bahay na yan kung ganyan kadumi. Dahil magkakasakit sila. O diba? Sabi mo, ginugutom kayo eh. Meron naman palang binilang bigas si Tekla. Mamahalin pa nga, girl, ha? Ngayon, natapos tayo dito sa pintuan, sa kusina, sa banyo. Papasukin natin ngayon ang kwarto, okay? Kwarto. Ah, yung kanina pinasok niya is parang dressing room lang ni Tekla. So, ito yung kwarto nila, guys. Pinasok na ni, ano, Donita Nose. Wow. Punong-puno yung basurahan ng may 7-Up pa, oh. Yan ang ginugutom. Ang daming buti ng, ano, soft drinks. Tapos, na tayo pagkain na panis. Oh, naka-aircon naman. Oo, mabubuhay ang, ano. Oh, sa malamig, nabubuhay ang bakterya, eh. Mayaman sila sa Sprite. 7-Up. Oh my god. Kadugyot. Ayan. Grog. Oo, magtupi ka. Kaysa humilata ka, magtupi ka.
Ang daming na ano. Basura ulit. Oh my god. Ang daming ipis. Oh, may laptop. Oh, bahay mo yan eh. Karapatan mo, manita. Kaninong panty naman yan, nakakalat. Pati panty, nakakalat. Ay, kaburara. Oo nga naman. So, hindi ko alam kung paano ko siya, ano, repair, ayusin, at nangungupa ko na ako dito. Kala ko, sa akin ang sila dali. Pati rin pala dito siya, hindi ko sana ako. So, the best thing that we can do here, Tekla, is magtulungan, then, upon ka na, pangalawa, isa natin ito ngayon. Maglinis. Lilinisan nila, guys. Parang katakidos ko. Parang feeling ko... Kasi nung bumutok yun, balita, siyempre, wala na eh, na-infastate na. Dito, nalika lang ako dito. Ulog at saka pinilit ko yung mataba. Kasi grabe, yak palabas. Kasi magbibili lang ako baba. Titingin niya ng tao, kaya talagang matama. At huwi ka talaga. So... Parang gusto niya talagang paano. Ang galisig. Naging ano na tuloy nila, tuksuhan na nila yung talsik. So, masyado na mahaba, guys, kasi mahaba yung vlog ni Donita Nose. So, hindi na natin patatagalin. Ang reactions ko lang is, I'm sorry, Michelle, ha, sa sasabihin ko, huwag ka sanang magagalit, pero kasi, girl, katulad din kitang babae, syempre, ayoko rin naman na magsalita sa iyo ng ano dahil hindi ka naman kita kilala talaga ng lubusan. Pero base sa nakita kong video sa vlog ni Donita Nose, super dumi girl, super dugyot, yung CR, papa CR, mapasala, mapakwarto, mapaslikod ng TV, lababo, kaldero, mga sirang pagkain. Ang daming bata, Michelle, na nagugutom sa lansangan. Pero nagagawa niyong magsayang ng pagkain. Ha? Pinapanis niyo. Akala ko ba, ginugutom kayo. Pero bakit may napapanis na pagkain? Diba? Isipin niyo na lang. Sana, inayos nyo na lang sana yung problema nyo, Tekla. Hindi na sana kayo nagpaabot pa kay Mr. kay Sir Rapi Tulfo. Kasi parang ang ginawa nyo is, parang nakikita ko lang ha, parang ang ginawa mo is, parang sinira mo lang yung karir niya, yung image niya sa karir niya. Na although kilala nga namin si Tekla, sikat, komedyante, ikaw hindi naman namin kilala, na hindi ka naman nag-update ng ano mo. So,
base kasi sa nakikita namin, sana girl, pinagsabihan mo rin sana yung pamilya mo na sila nga ay nakikisunong sa inyo, sana man lang, mano man lang, na maglinis man lang sila ng bahay. Nakukuha nga nilang mag-cellphone, di ba? Humilata. Mano man lang na itupi yung damit na nakabulaglag dyan. Maglaba, kasi sa CR nyo, ang dami nakitang labahin dun na basang damit na may amoy na. Maglinis, pati inidoro, may ebak. Hindi man lang binuhusan, di ba? Si Donita Rose pa ang nagbuhos. May sakit yung anak mo. Let's say, sabihin na natin na mahal mo yung anak mo. Pero dapat, kung mahal mo talaga yung anak mo, iniisip mo man lang yung peligro na sakit na makuha niya sa loob ng bahay mo dahil naka-aircon kayo. Yung anak mo, di ba? So, ang bakterya kasi is nabubuhay sa malamig. So, dapat girl, laging clean ang bahay. Laging mabango. Laging nasa sanitize. Kasi girl, may bata ka, may maliit ka. Mano man lang, tinuruan mo yung pamilya mo na maglinis. Yung ate mo, ate mo ba yun yung kataba? Malusog? Yung babaeng malusog? Ate mo ba yun? O kapatid mo? Or whatever. Sana man lang tinuruan mo yung laki ng katawan niya na sinasabi niya ay nagugutom. Sa mano man lang, naglinis, di ba? Exercise na rin sa kanya yon, di ba? At saka girl, sana man lang, ayusin nyo na yung problema nyo. Maging okay na kayo. Ang problema girl, hindi dinadaan sa public. Dinadaan yan, ng mag-asawa, idinadaan yan sa higaan, alam mo, yung nakahiga kayo, mag-uusap kayong dalawa ng maayos, masinsinan. Pag-usapan nyo ng maayos yung gusot na nangyayari sa inyo. Kasi walang sino man ang magdadamayan kundi ang mag-asawa lang. Alam mo yun, siguro dumadaan ka rin sa isang depression na sa pinagdadaanan mo na siguro sa panganganak mo. Pero hindi rason yun girl eh, na sirain mo yung image ng asawa mo. Sana man lang nag-isip ka. Yun lang ang mapapayo ko sa iyo. At saka sana mahalin mo ng mabuti yung nakikita ko naman na mahal mo yung pamilya mo, pero sana kung talagang mahal mo sila, turuan mo sila kung paano makisama. At saka yung sinasabi ni Ate Girl na malusog, na sinasabi niya na ginigising siya kayo ng madaling araw kung sino na magtimpla ng kape ni Tekla, aba, okay lang naman yun. Wala man ako nakikitang masama dun. Kasi, kumbaga parang, pakonsuelo mo na lang. Kasi ikaw nga eh, nakikikain, pinapakain ng taong yun. Ano man lang, pakonsuelo man lang yun, yung magtimpla ka ng kape. Hindi kaabusuhan yun. Hindi abusado yung taong ganun. Lambing lang yun na, para makita niya na, worth it naman kayong tulungan. Diba? Kahit sinong tao, hindi naman sa naghahanap sila ng kapalit o ng aabuso ng tao dahil sa tinutulungan kayo, kailangan abusuhin, na hindi ganun. Kumbaga humihingi lang siya ng kaunting favor na baka kung pwedeng pagtimpla mo siya ng kape, eh di bigay mo. Diba? At saka ikaw, asawa ka, pagsimbihan mo ang asawa mo. Parang wala siyang masabi. Diba? Kasi ikaw, babae ka eh. Natural lang, asawa mo, pagsilbihan mo. Dahil siya, ang taga-provide ng mga pagkain nyo. So, ikaw naman, na bilang ilaw ng tahanan, ang gawain mo is maglinis, maglaba, mag-alaga ng bata, at mag-asikaso ng asawa mo. Ganun yun. So, yun lang. At sana, respect nyo tong video na to. Sana, girl, makapag-isip ka na. Good luck sa inyo, sa family mo, sa anak mo. Sana lumaking malusog. Maging okay na rin kayo ni Tekla, at sana matuto na rin yung pamilya mo sa nangyari sa inyo. Kasi ang pinaka nakikita kong rason is sila talaga. Yun lang. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, mga kakuda, let's like, share, comment, and subscribe. And hit the notification bell for more upcoming videos. So, yun lang guys. Babush!